Ay, good morning. Good morning po, Mr. Jeff. At saka kay Mamami, saka kay Sir Johnson. Magandang umaga. At saka nakikinig, magandang umaga po. Opo. Director, siguro una po naming tatanong ay kamusta na po yung minomonitor na volume ng mga sasakyan kumpara po sa mga nakalipas na buwan? Eh, nakikita po ba natin yung pagtaas ng bilang? Actually, Sir Jeff, bumaba po yung bilang eh. Kasi mahigit na 400,000 tickets na plastic alpensa. Eh, last 2 weeks ago ah. Pero ngayon, bumaba sa 300,000. Ibig sabihin po, dahil siguro ito ng tumaas po yung diesel fuel at sa Pilipinas. Oo, marami pong nagsistay at humo, hindi po muna siguro bumabiyahe ngayon. So, Director, pero pagdating po ng inaasahan na nga po ng implementasyon ng face-to-face classes, inaasahan po natin yung pagtaas po ng bilang na yan. Opo, opo. Kaya nga po yung ating yung baka di ba wala naman ang ating color coding scheme ngayon ay 5 to 8 lang rush hour, siguro titingnan natin mabuti yan pag sumami yung ating bihikulo sa ating kakakalsadaan. Siguro idudulog natin yan sa Manila Council para expand yung ating number coding. Mm-hmm. So bukod po sa pag-expand ng number coding, ano pa po bang ibang paghahanda o plano ng MMDA para nga po sa inaasahang dagsa po ng mga pasahero at motorista sa face-to-face classes po? Actually, Sir Johnson, bukas ang schedule ng meeting, no? Nagpatawag po ng meeting ang DOTR, Secretary Bakita. Bukas para pag-usapin po itong yung ating programa sa darating na balik eskwela. Pero sa ngayon, Sir Johnson, meron po tayo ang ipo, meron kami basis na libreng sakay from Commonwealth to Quezon City, Circle. So tuloy-tuloy yan. We have 4 basis na libre day po ay mayroong nagpa-flying doon sa area. Opo. Director, si Jeff po itong kausap po ninyo ngayon, no? So, Director, so ngayon, bukod po dyan, syempre, isa sa mga lagi na pinoproblema ng ating mga kababayan, lalo na po sa pasukan, ay kasabay nga po yung mga pag-ulan at minsan po ay talagang bumabaha sa ilang pangunahing kalsada. Kamusta po yung mga flood control projects po ngayon ng MMDA? Yung mga flood control projects, kasi, Sir Jeff, no, when we have 71 pumping stations na na-operate na maintain dito sa buong Kamanilaan. Lahat naman po ng aming mga pump are all operational at ready naman po yan sa pagdugo ng baha dito sa Kamanilaan. Pero meron po tayo kasi mga areas na mga katulad dyan sa Quezon City, sa Timog, yun po yung sub portion. Kung i-imagine nyo po, Quezon City ang elevation niya ay mataas na po yan. I-compare mo sa elevation ng bay. Pero hindi na agad kasi nakukundi yung tubig na bumagsak sa area. Kasi ko, may mga support ng ating kapsadahan dyan. So, doon muna naiipon yung tubig. Opo. Ngayon, after ilang minutes naman after the rain, ay mabilis naman ang lupa. Opo. So, pag ganyan, Director, ano pong pwedeng magawa para po matulungan lang yung ating mga kababayan? Ay, pag-ilinis po natin ang ating mga drainage, yan ay all year round namin ginagawa. Katulong natin dyan yung local government unit para yung ating drainage, ma-maximize natin yung kanyang capacity. Kasi ang problema natin dito, yung basura eh. Kasi, Sir Jeff, kasi meron tayong mga pumping station. Pag ang basura mo kasi tinapon mo kung saan, eventually po yan, pupunta doon sa ating mga waterway. Mm-hmm. So, yung waterway kasi natin, meron tayong mga pumps downstream, no? Pumping station. Pinapump out natin yung tubig. So, mabilis cascading po ang tubig niyan. So, yung basura na yan, pupunta po doon sa aming mga pumping station. Imbis na tubig baha ang ating pa-pump out towards Manila Bay, ay yung basura ang nakabalandra doon, nakapulapot doon sa aming mga ilisin ng aming makina.
Opo, yun nga po dati, Director, napuntahan ko yung isang pumping station sa Maynila. Eh, nagka-problema po dati nung habagat na talagang parang na-overwhelm ng basura yung pumping station, no? Opo, opo. Yun talaga naging ano namin eh. Naging, yun nga naging problema natin. Kaya nga nakikiusap tayo doon sa ating mga kababayan. Huwag naman nila itapon ng, dapat itapon properly yung garbage. Kasi kung ilagay mo lang yun kung saan, eh talagang ano rin yan ng tubig. At yan ay pumunta nga po doon sa ating mga pasilidad, katulad ng pumping station. Opo. Director, punta naman po tayo sa LTO MMDA Interconnectivity Project. Ay nagagawa na po ba ito ng dalawang ahensya? Ano po bang balita tungkol doon? Ay, dati na po yan, Sir Jeff, eh. Mayroon ng connectivity ang ano, MMDA saka yung LTO. Actually, yan lang po, inano lang, parang in-expand lang. Kasi may nahuli tayong motorista na sana no-contact apprehension. Mm-hmm. Nakikita ka agad doon sa base namin ano ba yung sino bang may-ari nito, anong cellphone number nito, ano bang email address nito. So pinapadala ka agad natin na notice yon, yung violator na yon, para pwede niya i-contest ka agad pagka hindi siya, kung meron siyang siguro reason sa i-contest. Pero andun na po yung ano niyan, andun na po yung magkano ang babayaran niya. So pwede niya nang bayaran yan sa bangko o kaya doon sa ibang mga pinabayaran nating mga ano, katulad ng ano, marami po yan eh. So hindi ho paagad na ano yung mabilis yung kanilang transaction, kasi pagka pinarehistro mo ang iyong sasakyan tapos meron kang unsettled violation, eh hindi mo kagad yan maano, hindi kagad tatanggap sa LTO yan. So, kailangan mong isettle muna sa MMDA para mabawas po ang inconvenience sa ating mga motorista. Basta ang malinaw po, kung may nakita pong paglabag ang LTO o kaya MMDA, pareho po makikita ng dalawang ahensya. Tama po, sir. Opo, yun nga po. Opo. Speaking of paglabag po, Director, ilang linggo na pong maugong, syempre may isa po tayong public official na nagre-reklamo din po sa social media tungkol po sa mga wangwang sa kalsada. Kamusta naman po yung mga operasyon natin patungkol po dito? Actually, Sir Jason, nagkaroon kami ng meeting kahapon, yung SPG, LTO, LTFRB, at tuloy pa rin ang pag-apprehend nila ng mga yung naggumagamit ng wangwang na private, no? Pero yung mga government kasi na pagkasunduan namin, katulad sa MMDA, pagka gagamitin sa operation yung sasakyan na mayroong wangwang at blinkers, eh pwedeng gamitin. Pero pagka hindi naman, wala naman sa operation, eh hindi namin, meron kaming memorandum doon sa aming mga tao na huwag gamitin yung kanilang blinkers saka awangwang. Sa mga government officials po, Director, sinasabi nyo pwede po ang wangwang basta may operation, ganun po ba? Opo, pag mayroon siyang pag-emergency ang kanyang atin, pwede siyang gumamit ng wangwang saka blinkers. Ano po? Yan po ang napag-anuhan namin pag sinduan namin kahapon sa meeting sa... Ano pong mag-constitute ng dahilan as an emergency or as an operation? Siguro, halimbawa, sa amin din eh, pagka meron kaming may na-aksidente doon, halimbawa, na kailangan namin puntahan kagad namin mga enforcer. So, kailangan nilang gamitin yung kanilang sirena siguro, parang ganon. Ganon din sa ibang ahensya, kung mayroon silang emergency. Pag emergency talaga, siguro sa kanila na lang yun eh. Kanilang, ano, kung emergency talaga yung kanilang pupuntahan eh. Oh, pero sa ano po ito, mga responders? Paano po pagdating sa mga politician po, for example? SPG na po ang mag-share pag sa ganun siguro. Sa kanila na lang determinasyon kung sige po. Opo. Ay, sige po, abangan po natin at syempre marami pong gustong malaman kung ano po ba talaga yung mga patakaran
patungkol po sa Wangwang. Pero ang sinasabi niyo po lang ngayon, Director, ang malinaw, pag yung mga kunyari emergency response, for example, pwede? Pwede po. Kahapon na pag rasundo namin with the SPG. Opo. Director, may tanong din po si Chang Ami po para sa inyo. Director, magandang morning po. Si Chang Ami ito. Hi ma'am, good morning po. Opo, yun po bang ating mga footbridge, kinakamusta at sinecheck din po ba ng MMDA? Opo ma'am, lalo-lalo ng mga steel bridges natin, steel footbridges, kailangan kasi natin regularly na i-check yan, baka mamaya bumagtak na lang yan. So, meron kaming team or meron kaming section na talagang yung kanilang ginagawa rin yung mag-check niyan at mag-maintain para magiging ano siya. Ay meron lamang pong concern ng ilan sa ating mga kapamilya at nakita ko rin po kasi ito sir dito sa may Quezon Avenue sa may EDSA. Meron pong isang footbridge po doon sir na nakakandado po at may bakal na nakalagay. So ngayon po, yung ating pong mga mananakay na bumababa po dyan sa may Quezon Avenue, tatawid, papunta po dito at sasakay kunyari ng doon sa kabilang side ng EDSA, nahihirapan po sila sir dahil sarado po yung footbridge doon. Baka daw po pwedeng magpalambing at ma-check kung ano po ang kondisyon at anong nangyari, bakit po nakasara. Ay, sige ma'am, ma'ami, pa-check ko pa agad ngayon. Bakit nakasara yan? Baka mayroong maintenance work na ginagawa. I-check ko lang po at kung wala naman, pabubuksan pa lang. Opo, ito po yung dyan na rin sa may EDSA Quezon Avenue. Kasi nakikita ko po yung ating mga mananakay, talaga pong sumisingit dun sa mga kotse para lang makatawid. Dito sa may Sentry, sa kabilang side po. Galing sila delikado din po kasi kung go po yun at pakaliwa ng EDSA, para pong naglalaro ng patintero doon, mahirap po, delikado, Director. Ay, opo ma'am, after this ating interview, tatawagin po kagad yung in-charge ng ating footbridge. Opo, naku, maraming salamat po, Director, at malaking bagay po yan sa ating mga commuters po, ha? Sana po, ma-check po. Ayun, mukhang salamat. Manggigising si Director ngayong umaga. Director, thank you po sa oras po na binigyan niyo sa amin ngayong umaga dito sa Sakto. Thank you po. Salamat po. Pati niyo lang. Apo, mag-